Mga idol at kabayan, magandang araw sa inyo, hatid ng Good News Philippines. Secretary Delfin Lorenzana, kinumpirma na dumating sa bansa ang unang batch ng Unmanned Aerial Vehicle o UAV. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nitong Lunes, na natanggap na ng Philippine Air Force ang unang batch ng Medium Altitude Long Endurance na Unmanned Aerial Vehicles o UAV na inorder pa sa Israel. Tumanggap kami ng dalawa sa aming mas malaking drone, ang Hermes 450, at inaasahan namin na marami pang darating sa taong ito at sa susunod na taon, ipinahayag niya sa pagdinig sa budget ng Senado. Ayon sa kanya, dumating ang unang batch ng mga drone noong nakaraang buwan ng Agosto. Ang pinuno ng depensa ay tumutukoy sa 8 billion na proyekto mula sa Elbit System, nakasama ang tatlong unit ng Hermes 450 UAV at siyam na unit ng Hermes 900 UAV. Dagdag pa niya, ito ay malamang na maideploy sa Sulu o Palawan matapos ang pagsasanay ng Air Force kung paano gamitin ito. Sa opisyal na website nito, ang Hermes 450 UAV ay inilarawan bilang workhorse ng Israel Defense Force sa mga operasyon ng kontraterorismo. Sinabi nito, ang mature and combat-proven UAVs ay merong isang talaang pangunguna sa kaligtasan at pagiging maaasahan. Ang mga drone na ito ay maaaring umabot sa isang taas na 18,000 talampakan na may kakayahan na lumipad ng mahigit kumulang sa 20 na oras. Samantala, ang Hermes 900 ay mas malaki at mas sopistikibong uri ng drone. Maaari itong magamit para sa ground support at maritime patrol mission. Mayroon itong service ceiling na 30,000 talampakan at may kakayahan na lumipad hanggang sa 36 na oras. Sinabi rin ni Secretary Delfin Lorenzana na ang Philippine Navy at Philippine Army ay magkakaroon din ng kanilang sariling advanced na uri ng UAV. Idinagdag pa niya na bumili din ang kanyang ahensya ng 530 na maliit na drone para sa mga taktikal na unit, batalyon at brigada ng militar. Inilabas din ni Senator Panfilo Lacson ang status ng Philippine Military Drones Acquisition Program. Bilang ang Department of National Defense ay naghahangad ng 25 milyong budget para sa Unmanned Aerial System sa susunod na taon. Ang detalye ng proyekto para sa Unmanned Aerial System Level 3 para sa Hermes 450 MEL UAS ay ang mga sumusunod. Ito ay gagamitin ng Philippine Air Force bilang isang system. Ito ay kabilang sa Modernization Program Horizon 2. Budget ng proyekto nasa 8.4 billion pesos. Paraan ng pagkuha o pagbili, government to government acquisition. Supplier, Elbit System Ltd. Ang Elbit System Ltd ay isang Israel-based international defense electronics company. Itinatag ito noong 1966 at halos nasa 53 years na itong nag-ooperate. Headquarters o punong tanggapan, Haifa, Israel. Ano ang Hermes 450 at ang mga kakayahan nito? Ito ay isang Israeli medium-sized na multi-payload na remote control panghimpapawid na sasakyan na idinisenyo para sa mga taktikal at critical na misyon na hindi kinakailangan ng physical na tao o piloto. Ang Hermes 450 ay nagdadala ng 2 payload sa isang pagkakataon at maaaring suportahan ng isang malawak na hanay. Ang maximum na kapasidad ng payload ng UAS o UAV ay 150 kg. Ang mga kamera ng electro-optical o EO at infrared o IR na nagdala sa Hermes 450 ay pinahihintulutan itong makakuha ng mataas na kalidad ng imahe sa araw o gabi. Kasama rin sa payload ang laser designator upang magtalaga ng mga target. Ang mga payload na tulad ng synthetic aperture radar, SAR, Ground Moving Target Indication or GMTI, Medium Power Radar or MPR at automatikong pagkilala ng system, AIS, ay isinama sa Hermes 450 upang magbigay ng kaalaman sa sitwasyon, pati na rin upang magpahiwatig at makilala ang mga target. Ang UAS or UAV ay ganap na autonomiya mula sa oras na lumipad hanggang sa paglanding. Ang autopilot ng Hermes 450 ay nagbibigay daan na huminto at ligtas na makarating sa lupa.
Ang Hermes 450 ay maaring ganap na kontrolado ng isang Universal Ground Control Station o UGCS. Sa pamamagitan ng kakayahang magkarga ng multi-payload, ang Hermes 450 ay epektibo para sa pag-relay ng komunikasyon at iba pang mga misyon. Ito ay pinalakas ng isang 52-horsepower rotary UEL engine. General characteristics ng Hermes 450. Crew 0, capacity 150 kg. Length 6.1 meter, wingspan 10.5 meter. Gross weight 450 kg. Engine, meron itong isang UAV Engines Limited R802902 1 kil engine. Performance, meron itong maximum speed na 176 km per hour. Cruise speed 130 km per hour. Range 300 km. Endurance 20 hours. Service ceiling 5,500 meter. Rate of climb 4.6 meter per second. Main features ng Hermes 450. A high wing V-tail optimal aerodynamic configuration. Light composite structure. Rotary engine with a pusher propeller. Redundant flight computer, avionics, and power supply. Fully autonomous flight within flight redirection. Optimal DGPS, automatic takeoff and landing. Military support mission na kinabibilangan ng Hermes 450. Real and non-real time reconnaissance and surveillance. Artillery fire adjustment. Communications relay. Maritime surveillance. Damage assessment. Non-military missions na kinabibilangan ng Hermes 450. Drug interdiction. Coastal patrol. Environment supervision. Border patrol. Nuclear accident appraisal. Forest and wildlife inspection. Meteorological and atmospheric research. Mga idol at kabayan, meron kaming kaunting pasasalamat sa inyo. Meron kaming dalawang Sony headset MDR-ZX110080 na ipamamahagi sa dalawang maswerteng subscriber para sa maagang Pamasko, hatid sa inyo ng Good News Philippines. Para sa mechanics, nasa YouTube channel namin ang link ng aming FB page para sa mga detalye. Mabuhay kayo at God bless. Laban Pinas. Ako ay isang Pilipino na katulad nyo na may malasakit sa ating bayan. Pero paalala lang mga idol at kabayan na ang digmaan ay hindi solusyon para makamit ang kapayapaan. Philippine Modernization Program Horizon 2. Salamat! Suportahan natin magkaisa para sa bayan.